kailangan nyo lang gawin is pumunta sa page ng Juicy Lemon, i-follow ang page, tapos syempre, basahin nyo yung rules na gagawin nyo. Kailangan nyo lang naman is mag-picture habang naglalaro ng Mobile Legends sa inyong cellphone na merong kasamang Juicy Lemon. Mismo, pero makikita na nga natin, naka-spawn na po dito sa Land of Dawn, both of the teams, handang handa na Baymax, and as we all know, when you have a Selena Digi on your lineup, mas mabilis talaga kayo makakapag-clear indeed ng inyong respective buff, dahil sa mga damage na bibigay doon ng mga abyssal traps, samahan pa ng vision mission dito ni Selena to prevent Archangel. Pero sabi ko nga, ipe-prevent pa lang talagang ginagawa na agad dito nila Escalera. Grabe. I think they knew na kaya nilang abutan yung purple buff, kaya sinubukan nilang agawin, but they failed miserably with the help of the retribution coming from Prod. And as of now, Yami talagang hindi sumusuko at still sumusugod onto the enemy jungle, and Ricardo yung kalagayan niya. But with the flicker out, makakataka si parang Yami. Here comes Makito, still facing Yami onto the middle lane, pero disengage siya talaga muna ang Archangel dito. Even though hindi nila naagaw yung purple buff, they still have the gold lead dito sa laban natin, maring Athena. And onto the top side, Ricardo yung kalagayan ni Yasu, actually ni Alice, no? Ni Sumpak Wangdu. Medyo aggressive play ang pinapakita niya si Jago. And here comes Yami, nag-aabang sa damuhan. Hindi siya namataan. Using the skills, the flicker is going to be wasted. Pero Farsa on the other side is waiting for him. Hindi nga lang mag-go-connect yung mga skill. Pero Yami, grabe si Yami. Hindi na, kung ang ina-expect mo kanina is si Escalera yung magda-dive in, this time si Yami yung nagda-dive in. And there goes the first blood galing kay Saksha Jago. Yes, and kitang-kita naman Baymax na Yami talaga on his roll. Pinapanindigan niya na gusto ko makakuha ng Yami ng mga play sana eh. Kaso, predicted naman na na-explain Liquid. Sabi nila, alam mo, napanood na namin yan eh. Galawan din namin yan. Pero looking at the top lane, na take advantage na doon ng Sylvana natin yung energy shields. That's why there is a network spike para Sasha Yago right now. Be aggressed by the Selena of Chester, pero hindi sila magtatakbo pa. Instead, there will be a counter initiated naman dito. MB and Togo combination, Yami with the Sand Guard just to regen the HP, pero hindi magiging end up. Escalera with the Fendant Airstrike. It took 3 pops to take down the Digi single-handed. Pero hindi pa tapos maring Athena with the Imperial Justice onto the middle lane. Mahuhuli nga yung Claude natin. Kazen is down. Counterplay per counterplay ang ginagawa ng magkabilang team natin dito. And this gives them a window of opportunity para makuha nga yung turtle side natin, which is ginagawa na ni Saksha Jago. And grabe naman yung teamfight doon. Talagang hindi sila bumibitaw agad. As long as meron silang nakikitang kalaban na kaya nilang i-pick off, they would pick it off. Hindi nila sinasayang yung opportunity, maring Athena. When they know that Selena, even the Digi, is still squishy in terms of early game natin. And hinaharabas talaga yan ng Archangel. On the other hand naman, napansin ko na na si Sumpak Wangdu just doing Alice things, preventing the minion wave from the side of Archangel Esports, and as much as possible, stacking up the blood para later on, mas makatikati na siya kapag sumama siya sa mga team fight. Yes, and I think yun yung kailangan pag-ingatan ng Archangel dito, because bukod sa Alice, they still have the Claude that could scale through until late game. Pero this time, talagang hindi na nila hahayaan na makatakas si Sumpak. Here comes Foreman Gang. Pero that's going to be a fail nga ba? Puso, siyempre, with the Raging Sandstorm, the damage is not enough. Naku, sayang. Pero siyempre, the turret has been taken down. May sagot na sa may bottom yung next play. Liquid, the mirror move is real. Bakit mo lang nagbabantay? Yun ang aking gustong malaman, maring Athena. They were all focusing on taking down the turret, and even the respective buffer the side of next by Liquid. Kahit pa paano, good trade na lang din kasi na take advantage sila yung energy shields onto the middle lane, and that will be a 12k network against a 10k pa lang dito na next by Liquid. In terms of fighting as well, sila yung lamang 1-4 pa lang ang ating death score, Baymax. And just a few minutes or in just a few seconds, mawawala na energy shields, and next way Liquid will not get any advantage towards that. Pero look at that, Escalera with his own potential, Fendant Airstrike, come here lang para mag-grow as a player.
Nako, speaking of grow, hindi na mag-grow yung stacks dito ng Alice natin since nahuli na naman siya ng Imperial Justice sa may middle lane. And I think kailangan nang mag-grow as a team ng next play Liquid kasi as of now, yung Selena natin, bihira tumama yung Abyssal Arrow. And I think yung communication nila dito is medyo may kalabuan kasi kalat-kalat sila sa mapa, unlike Archangel ang most of the time sama-sama in terms of gang. And look at this item dito, makikita naman natin Rek D, pasilip ulit yung item check natin. Medyo nawala lang saglit. Sylvana already having the glowing one for the first item. So most probably this is a fighting mage dahil yung Kali natin indeed yung mag-stand as a pseudo tank. And yes, item check sana tayo dyan, Direk. Hello, Direk. Ayan, pero later na natin yung item check natin dyan, Baymax. Habang dito, nagkakapulos oh, yung Raging Sator. Pero look at the time, Journey oh activated in the right time, in the right pero moment. Pero there's like Ika, mapakaligtas dito sa bawat pop ng Predators executing a double kill for Escalera on that Parsa. Pero ni Vayne on the other hand saw something on mine. MB masyadong malalim ang pagkahabol. Wala silang nakuhang exchange doon, Baymax, kundi wala sakit talaga ng ulo. Ulo. Maring Athena, G-Balibas talaga ang gusto kong sabihin kanina. Kasi grabe naman yung setup plays na ginawa nila rito para dito sa may bottom lane. Escalera ang gustong target ni Paquito. Pero Paquito, delikado ka ligayang defender. First strike, he is going down. He's trying to run away. Wow! Luckily, he evaded the skill. Pero Sasha Diego is still waiting on the back lane. Here comes the follow-up. Raging stance, so will not connect. Paquito is still there. Pero Sasha Diego is going ham under the turret. Yami is still going. MP is still alive. Pero si Sasha being aggravated behind by the Digi. Grabe tong Paquito. I think he can take down Escalera oh with the help of the bush and wings by wings buhay ang ating Ibon. And as of now, si Saxa Jago pa yung natuluyan ni MB. Ang tawag doon, overstaying, traveling. Overstaying, indeed. Pinituhan ng second violation. I wanted to see Sasha Diego on action dun, against the Cloud. But sadly, ang nanotice natin doon talaga sa team fight is Escalera together with the rest of the game. Pero dito naman, Abyssal Arrow. Yes, Diego will fall down. Pero Keza with the Blazing Duet and not to show away the rest of the Dawn of Archangel. Another Abyssal Arrow will connect. Kung kanina, hindi pa siya nag-iinit, Baymax, parang ano lang yan sa sasakyan. Oo. Kaya pag manual talaga, kailangan painitin mo muna yung makina, tsaka papalagyan, tsaka kakatakyan. Yes, tama ka dyan. And I think as of now, 17 minutes into the game, against 20,000 ng Archangel, yung Claude natin dito, sabi na, already having the Demon Hunter, so sustained damage yung Blazing Duet niya. As we've seen, wala na naman yung item natin, no? Pero, eto ah, Archangel still has the lead. Ayan, tignan natin naman yung item ng Benedetta natin on the other side as a Bloodlust Axe. Cho going with that BOD while yung Selena sa kabila going for the COD while sa bottom lane with the Jhon Kundo coming from Cho, patay ang ating Alice. Yes, and kita naman natin right now, Network still leaning towards Archangel having the 22,000 versus the 19,000. Pero look at that, another inhibitor or rather base turret. Right now, ang nakukuha ng Archangel. Look at the job na nagagaling kay Sasha Diego targeting the pinaka backbone dito ng extra liquid. Oh my gosh, the Claw will be out of the sneak. Pero saan tayo papunta dito? Double kill will still be secured by Emmy. That will be a 2v1 set up. Hindi magiging enough. Shutting him down. Sasha Diego is on fire. Bottom lane turret, another objective secured by Archangel. Even though nagkakaroon sila ng mga error, but Revenge is more than enough to go for an exchange. Actually, Revenge is really doing pretty good. Pretty good din ginagawa niya rito. Why? Kasi bukod sa nakaka-pick off yung kanyang teammates, dumadamay pa siya ng turret dito sa may bottom lane, which is hindi nare-respuhan ng next phase solid kasi nga tulad ko sabi ko, busy silang makipag-teamfight and kailangan nilang mag-ingat. Selena dito already having the COD, Alice, Enchanted Talisman, Clock of Destiny, while yung Claude going for his golden staff. Eto na naman, another setup galing kay Yami, Maring Athena. Look at that, Raging Sasser, even though nag-connect, pero si Sasha Diego, lumang siya ang mapapasama doon. Tinamaan talaga ng set, the Blood Oath and Blazing Duet combination, pero Escalera going in to steal the buff against next play Liquid, still alive and kicking. Pero ang tanong, Baymax, hanggang kailan, na sila ang malulugi sa ganong klase ng maghihintay.
Tama ka dyan, Maring Athena. Hanggang kailan nga ba sila maghihintay na i-take ang opportunity para makalaban uli or maibalik na ng laban against Archangel? 9 minutes into the game, the Lord is up for grabs. Next play, Liquid currently has the upper map control. Whilst yung Archangel is on the bottom lane, I think they need to fall back kasi hindi kakayanin sumpak ang powers ng tatlong miyembro ng Archangel dito. The Lord is being taken onto the top side. Hindi ko makita. DC, yung... Ligid, hatak. Tabigin kung tawagin nga natin. Kita na nga natin dito na Lord has already been secured by the Liquid, surprisingly, and Yami right now will fall. Aba, Sandgard will be a Sasha Yago. Pinafocus more dito na Kayzen with the Art of Thievery. Normal attacks will be enough na mapapaaray na nga lang din Escalera trying to chase Epi with the Feathered Airstrike. Wings by wings trying to target him. Tatamaan ng Curse of Throw with the normal attacks and the Shadow Slash from that Benedetta will be enough to kill him. Mukhang nanakawan data dito ang Archangel ng Next Way Liquid ng Lord. Pero, actually, yes. Hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa, hindi pa rin Athena. Pero actually, the Lord, ang initial na nag-execute niyan is yung ano talaga, Next Play Liquid yung nag-start up ng Lord. Kasi nakita naman natin kanina, most of the members ng Archangel nandun sa bottom lane. Pero this time talagang sasabay na sila. Togo, Dricado yung kaligayang being targeted by Sasha. Jango, look at the dashes, look at the damages. Kayzen is gonna fall down onto the hands of R2 para hindi patapos. Chester is being chased. Sasha, Jango, still on the go, look at the dash. The damage output, the trap will connect indeed, pero I think hindi napapalag si Saksha since Wang Du is here right now. And there goes two members, Maring Athena ng Next Play Liquid, being picked off by Archangel. Sumpak Wang Du, try to chase down Saksha, pero with a Benedetta, you have endless crowd control immunity. Yun yung matataga, endless, bakit guys? Ang bilis ng CD ng mga skills niya, even with Eye for an Eye, yung Shadow Slash, kitang-kita naman natin. Grabe! That pistle na naiiwas-iwasan niya coming from the side of Next Way Liquid is enough para magkaroon ng Psycho Games, kumbaga, Baymax. Kala mo lamang na kayo, pero hindi pa pala. Hindi pa pala. And very evident as well in denying jungle monsters against Next Way Liquid. Archangel still has the lead, 916 ang ating score. Papunta na tayo sa 12 minute mark, which yes, is indeed going towards a late game. Sa susunod na pag-up ng Lord, it will be a Luminous One, Baymax. Pero wait. Yes, tama ka dyan. Nako, eto Maring Athena, napapansin ko as of now. The aggressiveness is being another jump by Archangel, another jump. The setup is real. Blazing Duet is not enough to take down the enemies dito at wala nga silang magagawa kundi mag-back away na lang since nakuha na nila, I think, yung pinakagusto nilang gawin, which is yung masayang yung mga skills ng Next Play Liquid dito. And this gives them the chance, kaso tumaan ng Abyssal Arrow yung natin dito. It's the entire team of Next Play Liquid. Pakito taking down Juke as a Saksha Jago is still on the go, being very aggressive pa rin talaga ang gusto ng Archangel, even though nagkakaroon sila ng maling wrong mistake dito ng very light lang din naman. Is a very good pick for the side of Next Way Liquid. Actually, gusto ko yung mga on point na yung Abyssal Arrow right now ni Chester, and very confident na nila in calling out the shots in going for a kill against Archangel. At nararamdaman ko yung boost, especially in the morale of Kayzen. Pwede tayo mag-item check right now to see yes, if they have the enough damage para makasagot against Archangel. Yes, I think yes, meron ng golden stuff dito yung gold, which is enough to to para makasagot nga sa turret against Archangel. Pero look at this, Benedetta almost hitting luck item. Parang ito, just proves kung gaano kataas yung net worth niya. 10,000 against an 8,000 net worth na Claude. No, ibig sabihin, ganon siya kabilis mag-farm. Hindi lang minion yung pinafarm niya eh. Pati yung kalaban. No, pero Abyssal Arrow will connect onto the middle lane. Wala nga lang engage yung Chester and Saksha Jago facing off on the middle lane. Pero disengage siya lang din muna from both sides of the team. Eto, napansin ko lang din yung ating Pakito. Instead of going semi-tank early on, ang ginawa niya, nag-full damage bid muna. Since nakikita niya yung potential niya as a fighter, gumagana against Archangel. This na lang, ngayon na lang siya magsusustain ang sarili, no? Para nga naman, ilaban niya pa mahigit yung teammates niya when it comes to teamfights against Archangel. Grabe siya mag-dive in, eh. Yes, and very confident as well siya sa pagsasetup ng place. And right now, Luminous Lord is up for grabs, mga kaibigan. Kayzen, slowly surely catching up against Archangel. Something to watch out for. Abyssal Arrow will not connect to anyone.
But sa Asiago, with the rest of the gang, pinatunog lang si Lord just to reveal kung merong lalabas sa positioning dito sa side ng next play Liquid. Okay. And as of now, ang ganda ng positioning ng both sides of the team, pero sa may middle lane, next play Liquid, naging inisita na T-Fight dito from Wave of the Dragon Camera from Chu, tapos Pedro Earthstrike will secure the clone. Saksa Jago still on the go, Togo ang inahabo dito pa na iwan sa gitna. Supak Wango is still alive, the sustainability is healed. Kaso, tinamaan ang Imperial Justice and that is going to be his end. MB is going to take down the Chu. Kaso, this is going to be a 3-4-1 extinct na agad the Mega Heal for Benedetta. MB might fall, pero Abyssal Arrow will connect. Auto Saksa Jago, nagkado yung pero with the dash up, makakatakas tinamaan. Here comes Archangel going ham onto the middle lane. They might take this inhibitor turret, but with a feathered dress like help from the outside, MB, Minion Wave lang din naman ang kanyang ginawa dito. Good call for MB to clear out the last catapult minion for the side of Archangel to prevent them from taking down the base turret. Pero makikita ko dito for the side of Archangel, walang scarcity guys sa pagbibitaw ng kanilang mga skills against Next Wave Liquid, having the upper hand right now in placing their positions right now for the Lord. Pero hindi magkoconnect dito yung Abyssal Arrow, and the Lord will always be to the hands, will always be yours, charot. Pero yun na nga guys, makikita natin na secure pa rin ni Benedetta. Mapapakanta na sana ako eh kung magkakaroon ng clutch moment doon eh. Sayang, sayang. Pero always be Mabu. Ganon. Nice play para sa next play Liquid to try and steal the Lord. Sadly, hindi sila pinala. This time, the Lord is indeed marching down the bottom lane. Pwede gawin dito ng Archangel is take the opportunity to balance out, which is actually, I think nagawa na nila. Na-balance out na nila yung minions. So, when the time comes na yung Lord dumikit dito sa base, mahihirapan silang pumili kung saan de-depensa. Kasi look at this, 2-2-1 ang nangyayari sa Archangel dito. Dalawa sa taas, dalawa sa mid, isa sa bottom lane, which is yung 2. Nakalina pa naman niyang ginagawa, no? Talagang kinukuha niya yung attention. Simula sa taas. Pero eto nga guys, makikita natin Archangel soaring high against Next Wave Liquid. Eto na nga ba, Unified Archangel, eto na yung Ultra Boodle skill ng ating Lord. Pero look at the kitang gagaling dito sa side ng Archangel Esports. Escalera using the Feathered Earthstrike to Pakwangdo, ginamit ang Winter Charge and hindi mag-hit enough. Instead, he will back away yung Lord natin, buhay pa rin. Yummy on the other hand, together with Sasha Yago na nakapagpapito masyado malali with a Blazing Duet, ito na pa ng BMI with the RPG and normal attack sa tank na siya sa bukas dito. Even though nakita nila yung dalawang base turret, hindi pa tapos ang paghihiganti ng api dito nila Chester. Winter Trusher activated again with the perfect timing. So Pakwangdo with the Flowing Blood trying to chase down Yami with the Raging Sansar. Talagang unti-unti silang nagbaback away. Medyo na eggless sila naman. Pero look at the other initiate coming from Yasu. Yago MB masyadong maap. So Pakwangdo na pilitan na lumaba with the blood out, flowing blood, lahat ng pop ng Earthstrike kinasana dito, kaya naman sila ay napas lang. Grabe, Baymax, masyadong questionable yung questionable ating extended team fight. They were overextending not knowing that they can be fight, they can be faced alone by Escalera and Yaxu Jago. Yun dalawang yun lang sapat na para ma-pick off sila, and yun nga yung nangyari. Perfect Earth Fusion para si Imperial Justice and a Feathered Earthstrike which took down Selena as well dito sa may middle lane. Pero with the Blazing Duel, nagkado yung kalagayan ng entire members ng Archangel dito. Kaysa is still on the go with the Blazing Tank, as Escalera might fall down but is still alive, flying away with the Wings by Wings. Here comes Yasu, here comes Saksa Jago using his ultimate and the dashes. Si Yasu is still alive. Claude still doing his best to defend their homeland. Pero hindi pa takot dito si Saksa. He wanted to end the game. Look at him, focusing on the turret base. Kaso hindi niya kakayanin dito. Help of the minions. Si Abby naman ang naging target dito. Pero help of the two. Substitution technique. Tapos ang game 1 natin. Next play Liquid suffering yet another loss against Archangel. Pero wait lang sa mga NXT fans. This is still...